Yan guys, familiar ba kayo sa busina na to? Ito yung tunog ng mga busina ng mga truck tsaka minsan sa motor. Yan. Yan guys, ituturo sa inyo paano mag-wiring at paano mag-install niyan sa mga ating mga motor. Yan, simulan na natin. Yan guys, ganito lang kadali yan. Unang-una, syempre, kukuha tayo ng trigger dito sa ito, sa line ng existing ng stock horn. So diyan yung magagaling yung pinaka-trigger natin. Ngayon, syempre, basic pa rin, meron tayong isang relay. Tapos yung isang relay natin, yung 30 niya, yung input niya galing sa battery. Siyempre, lalagyan natin ng fuse for safety purposes. Tapos yan, ayan yung papunta sa 30 ng relay, yung sa input niya. Ngayon guys, yung coil ng relay, yung sa panitrigger natin, yung existing line, dyan siya nakatap. Yan, 85. At yung isa, yan, sa 86. Pwede nga magkabaliktaran yan. Nagkakaroon lang ng polarity yan pag naglagay ka ng diode yan eh. Yan, so ganyan siya, yung trigger niya, 85-86. Tapos ngayon, yung output niyan, 87 na yan, ayun yung papunta na dun sa Nitri Pro. Ngayon guys, yung Nitri Pro dapat, check nyo lagi yung schematic diagram niya. Kasi, ganito yan, example nito. Yan. May kita nyo dito sa diagram na to, ayun o, installation, instruction. Yan, yung BSS niya, yung ground, yung black, nung wire na itong Nitri Pro. Tapos yung pula niya, ayun yung output na galing sa relay, papasok siya dito sa Nitri. Ayun yung may input ng Nitri. Tapos yung output niya, yung brown, ayan, yung positive, tsaka yung isa niya, yung output niya, yung blue. Yan, so ngayon, yung kabilang side lang din ng horn natin, black, ayun yung ground din siya. Yan, kailangan tignan nyo rin yung ano niya, schematic diagram ng device, kasi minsan paiba-iba ang color coding yan eh. Yan. So ngayon, nandito na tayo. Dito, ang input kasi dito sa Nitri Pro na meron tayo, red yung input niya. Tapos yung black niya, forward siya na yung black niya, ground. Tapos yung output niya, ayan, yung brown tsaka blue, ayun yung nakatap dun sa isang busina natin. Diba kasi meron tayong dual horn, yan, ito yan. Ngayon, nakatap yung isa dun sa blue, sa isang positive niya. At yung brown, yung isang positive niya, nakatap din dun sa isang side ng busina. Tapos yung kabilaan nila na isa natitira, ground lang din yan. Yan, nag-ground lang din yan. Yan. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Ito yung pinakasimple na schematic diagram kung saan ang magagamit mo lang yung loud horn. Yan. Kung gusto lang loud horn. Pero kung merong gagamitin mo yung stock, may another diagram din doon. Ituturo ko rin sa inyo yun. Yan. Ito yung pinaka-basic na mabilisan na kung gusto magpakabit, yan. Itong ganito siya, kadali, ganito siya kasimple. Yan, pero lagi nyong tandaan talaga, yung Nitri Pro, tignan nyo lagi yun, check nyo lagi yung schematic diagram doon sa likod ng bus kasi iba-iba ang color coding nun para malaman nyo kung ano output na mga wire nun. Yan, ganito lang kasimple guys. Ayan, salamat.